Para lang makita ko kung gumagana na ba this time. Pwede niyo bang subukan? Ayan, gumana na. Sige, salamat. So, kung may mga gusto po kayong sabihin, halimbawa may mga karagdagan kayo mamaya, pwede po kayong mag-open ng mic, or kung hindi kakayanin, pwede po i-chat ninyo yung inyong mga magiging tanong sa klase natin. So, gusto ko lang ipaalala yung mga nakaraang module na pinasa na pinapapasa ko sa inyo. So, ito lang po yung listahan, no? Yung una ay yung module 1. Module 1 tapos na yon, so hindi na po ako tatanggap noon kasi na-checkan ko na. Yung module 4, hindi, module 5 and 6, hindi ko pa siya na-check, so pwede pa akong tumanggap. Pag na-check ko na siya, hindi na ako tatanggap. 7, 8, at yung 7, 8 na ang deadline ay nung Sabado. Sa Sabado naman, ang deadline natin ay yung 9 and 10. So kung hindi pa po kayo nakapagpasa ng 9 and 10, i-tank ko po yan sa Sabado, yung module 9 and 10. So, gaya na napag-usapan natin noong nakaraan, mula dun sa module 1, tumulon tayo ng module 5. Kasi yung module 2, 3, and 4, tumutukoy na dun sa pagsulat ng mga teksto. So, ninaktawa natin yon kasi gusto kong mapag-usapan muna natin ano yung kinakailangan na dapat taglayin ng inyong mga isusulat bago tayo magtungo dun sa actual na pagsusulat. So, ngayon, babalikan na natin yung iniwan nating module. So, pag-uusapan natin ngayon ay yung module 3 at module 4. So, ito po ay available na sa ating e-learning platform. Pwede nyo na po i-download kung gusto nyo pong sabayan ako sa aking pagtatalakay. So, ito po ay introduction lamang dun sa isa sa gawa nating pagsusulat na magsisimula sa susunod na linggo. Inaasahan ko sana, kung konti tayo ngayon, sana sa susunod na linggo ay mas marami na. Kasi sa susunod na linggo, iisa-isahin na natin yung tekstong isusulat natin. So, kung babasahin natin mabuti yung module, sinasabi lang ng module na nandirito na pipili lang kayo ng isa. Sabi dito, isa lang isusulat ninyo. Yun nga lang, sabi ko nga sa inyo, nakwento ko nung simula ng ating klase, sa karanasan ko, naka-off pala yung aking camera. Ayun, sa karanasan ko kasi sa pagtuturo ng subject na to sa loob ng 3 taon, hindi pa ako na-satisfy o hindi pa ako lubusang kampante na ang grade 11 mayroon ng sapat na kasanayan sa pagsulat ng anumang uri ng teksto. So nakakalungkot yun kasi nga, pag nagpapasulat ako, minsan hindi ko makita na grade 11 yung binabasa ko. Kasi maaaring binadali, maaaring kulang sa kaalaman sa paksa, o baka talagang kulang sa kasanayan sa pagsusulat. So isa yan sa gusto kong gamutin natin sa pagsusulat natin ngayon sa ating klase sa pagbasa. Kaya sana ko, pag nagsulat na tayo, next week, simula sa susunod na linggo, inaasahan ko madami po kayo. Kasi next week, ituturo ko sa inyo lahat ng pwede niyong gamiting paraan sa pagsulat ng depende sa konteksto yung susulat natin. Bawa, informatibo. Sasabihin ko sa inyo paano sumulat ng introduction sa informatibo, ang nilalagay sa katawan, ang nilalagay sa wakas. So, makatutulong yan. Kasi pag kayo ay nasa kolehiyo na, may mga pagkakataon na yung inyong aplikasyon sa kolehiyo ay sa pamagitan ng isang essay. So, kung hindi kayo marunong magsulat ng sanaysay, baka hindi kayo makalusot sa kolehiyo, o pag kayo ay nag-apply ng trabaho o kayo ay sasali sa isang kompetisyon o requirement ng inyong mga magiging guro sa kolehiyo, maganda na mayroon kayong kasanayan para pagdating doon ay wala kayong problema. So, yun yung inahabol ko dito sa klase natin ito sa pagbasa. Kung mahusay na kayo, good. Pagpatuloy natin yan. Kung hindi pa kayo mahusay, yan yung kailangan natin ayusin. So, simulan natin sa module 3. So, gaya na nabanggit ko kanina, ito ay introduction lamang. Introduction o maikling pagpapakilala sa bawat uri ng teksto. So, naiuuri natin yung teksto depende dun
sa layunin, depende rin sa inyo. Magkaiba kasi yung teksto, depende sa inyo. Pag sinabi natin kasi ng inyo, pwedeng tula, pwedeng sanaysay, pwedeng may kwento, pwedeng novela, pwedeng infographics, o dagli, at iba pa. So lahat yan teksto. Kasi kung susundan natin yung pinagmula ng salita, pag sinabing teksto, anumang bagay na nakasulat. Basta nakasulat yan, teksto yan. Kaya hindi na natin siya pag-uusapan sa ganung uri kasi tapos na kayo doon. Alam niyo na kung ano yung novela, alam niyo na kung ano yung tula, sanaysay, at iba pa. Ngayon, pag-uusapan naman natin, yung pangalawang paraan ng pag-uuri, yun ay batay sa layunin. So kapag nagsusulat tayo, o kahit nagsasalita tayo, magkakaiba, diba kung babalikan natin, tinalakay natin sa komunikasyon, kung meron sinabi si Jacobson at si M.A.K. Holiday ng mga gamit ng wika, dito naman sinasabi dito na mayroong tayong layunin, pareho lang sa gamit ng wika, kung bakit tayo nagsusulat. So maaaring tayo ay may layunin magbigay ng impormasyon, maaaring may layunin tayo na magpaliwanag ng ating opinion sa isang bagay o manghikayat ng isang tao, o maglarawan ng isang pangyayari, magkwento ng isang karanasan, o magbigay ng panuto sa isang gagawin o tituro ang hakbang, at parang pang iba. So yun yung sinasabi nating uri batay sa layunin. At ngayon, pag-uusapan natin yung kung ano yung madalas na tawag dito. Alam ko, alam niyo na to. Pinag-aralan niyo na yata to nung junior high school, no? Text, sa teksto informatibo, sasabihin ko na lang sa inyo, ang papakilala ko lang dito sa inyo ay kung ano yung mga madalas na katangian ng bawat teksto. Kasi sa gagawin natin, mamaya din sa nakalagay sa WHLP, ang gawain natin ay maghahanap kayo ng teksto na magiging halimbawa. So, maghahanap kayo ng halimbawa na sa bawat uri ng teksto. So, kung anim yung teksto, uri ng teksto, may anim na teksto din kayo ipapasa sa akin na maaaring maging halimbawa ng mga ito. So, kaya tinuturo ko sa inyo, ano yung katangian niya para alam niyo paano siya tukuyin pag kayo ay naghanap at nagbasa. So, una ay yung tinatawag nating informatibo. So mula sa kanyang hiram na mula sa kanyang pinanggaling ang English na termino na informative o sa saltang ugat na inform, ibig sabihin nito ang may layunin to na magbigay ng impormasyon o magpaliwanag ng may kalinawan at walang pagkilig sa paksang tinatalakay. So, ibig sabihin, ang isang tekstong informatibo ay nagbibigay ng opinyon, ay ng katotohanan lamang at walang halong opinyon. So, walang pagkiling sa paksang tinatalakay, wala siyang personal na damdamin tungkol sa paksa. So nakabatay lang ito dun sa mga nasaliksi, nakabatay lang ito dun sa mga nakatala, mga datos, numero, statistika at iba pa. Pero walang opinion ng nagsusulat. So tandaan lang natin na para matukoy natin yung uri ng teksto, kailangan tingnan natin ano pa yung gustong sabihin ng binasan yun yung teksto. Kung ang layunin niya ay ipaalam sa iyo kung tungkol saan ang isang bagay, iyon ay informatibo. So, halimbawa na lang natin ay yung tungkol sa COVID, diba? COVID-19. So, kapag nagbasa ka ng teksto, so sana wag naman kayo magpasa sa akin ng halimbawa puro COVID-19 kasi yun yung ginamit ko na eh. So, halimbawa, COVID-19. Kung informatibo yan, maaari ang text ang bibigay nyo sa aking teksto ang halimbawa ng informatibo na tungkol sa COVID-19 ay pagbibigay ng kahulugan kung ano yung COVID-19. Bakit COVID-19? Saan ang galing ang COVID-19? Ano ang mga epekto ng COVID-19 sa isang tao? Paano siya nakakahawa? So, lahat yun impormasyon. So, dahil ito ay impormasyon, hindi naman ito manggagaling mismo sa direkta dun sa nagsusulat. O hindi ito nanggaling sa opinion na nagsusulat, kundi batay ito doon sa kanyang mga nasaliksik. Tandaan po yun. O may dadagdag pa tayo dyan sa susunod na module. So, alam na natin kung ano informatibo, tungo na tayo sa deskriptibo. So yung deskriptibo naman mula sa kanyang pinagmulang English na descriptive o describe sa salitang ugat, layunin ito na maglarawan o sabihin ang katangian ng isang bagay.
at sa pamagitan ng paggamit ng pang-uri at pang-abay. So saka natin pag-usapan kung ano yung pang-uri at pang-abay pag nandun na tayo sa mismong pagtalakay sa pagsulat ng tekstong deskriptibo. At sinasabi dito na sa paglalarawan natin, meron tayong dalawang uri ng paglalarawan na lilinawin pa natin next time. Pero sa ngalan ng introduksyon, dadaanan natin. So pag sinabi nating objetibo, wala dapat kay yan, objetibo, ito ay paglalarawan na nakasanding sa description ng description o katangian ng anumang inilalarawan. So ibig sabihin, pag sinabi nating objetibo o objective description, nakabase ito sa kung ano yung ating pandama. Ano yung ating naamoy, nakikita, naririnig, amoy, nakikita, naririnig, nalalasahan, at nararamdaman o pandamdam. So kung ano yung nasasalat ng mga pandama na yon, yun yung objetibo. Kumbawa, tumingin ka sa langit, halimbawa, tumingin ka sa mga ulap. So kung nakita mo ay kulay itim dahil malapit ng umulan, so sasabihin mo maitim ang ulap. So yun ay objetibo. Bakit? Kasi base yan sa nakita mo. Kung sabihin mong ang cellphone ay kulay itim ang cellphone, so sinabi mo yun kasi yun talaga yung kulay ng phone. O halimbawa, mainit ang kape. Objetibo kasi hinawakan mo yung kape. Nag-gets po natin. Oh. O halimbawa, naamoy, masangsang ang amoy ng isda. Objetibo, bagaman medyo mahirap kasing pag-usapan yung pang-amoy kasi yung pang-amoy, mahirap sukatin, di ba? Hindi gaya ng paningin, pwede kasing pareho tayo ng makita. Pero yung pang-amoy, minsan nagkakatalo-talo sa pang-amoy, no? Pero tanggapin natin pare-pareho tayo ng pang-amoy. Tanggapin natin na yung masangsang ay isang objetibo o objective description. So kapag napapansin nyo, pag isang masasabi nating tekstong deskriptibo ang isang teksto, kapag mayaman siya sa paggamit ng paglalarawan. Lagi ba, nagpunta sa isang lugar, sabihin niya maganda, madumi, o malaki, ano ba ba? Ano ba pwede natin sabihin? Malalim, malawak. So, gumagamit siya ng mga saltang paglalarawan ng panguri. So, yung pang-abay, saka natin pag-usapan nyo kasi maraming klase ng pang-abay na mahalaga natin pag-usapan. So, natin yung subjetibo. Dapat walang K. Subjetibong paglalarawan naman ay nanggaling sa mayamang imahinasyon ng sumusulat ng paglalarawan. So dito, yung subjetibo, nanggagaling din yan sa objetibo. Pero nilalapatan natin siya ng masining na paggamit ng wika para magkaroon siya ng mas magandang dating o kahulugan. So, halimbawa, kaysa sabihin nating maitim ang mga ulap, pwede pag gumamit tayo ng subjetibong paglalarawan, pwede nating sabihin nalulumbay ang mga ulap. Diba? O kaya nagluluksa ang langit. Kapit, baga yung terminong nagluluksa ang langit, hindi siya nakikita. Baga, hindi mo naman makikita yung langit, nagluluksa talaga. O wala kayo nakikita na naglalamay sa langit, di ba? Pero sa pamagitan ng masining na paggamit ng salita, na ipapakita ng salita na yung kulay ng ulap ay itim kahit hindi niya to direktang sinabi. So yun sinasabi nating subjetibo. So sa pagsulat natin ng tekstong descriptive, tuturo ko sa inyo paano tayo pwedeng gumamit ng mga ganyan. So dapat may tamang balanse ng paggamit ng objetibo at subjetibo, kasi kung puro objetibo o puro subjetibo, magkakaroon ng kalituhan pagdating doon sa parte ng mambabasa. Sa ngalan lang ng pagtukoy, hanapin lang ninyo yung mga salitang naglalarawan para masabi natin siyang deskriptibo. Paspas lang tayo ng konti. Ah. Sunod ay yung naratibo. Ito yung pinakamadali. So yung naratibo mula sa salitang English na narrative or narrate sa salitang ugat. Mapapansin ang katangian itong magsasalaysay o magkukwento ng mga pangyayari sa tao o tauhan na nagaganap sa partikular na panahon o tagpo. So sa simpleng pagpapaliwanag, pag tekstong naratibo, ang layunin ng nagsusulat ay magkwento. So sinasabi mo yung pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari na nais mo iparating sa mambabasa. So sir,
ang pwede mo maging tanong dito siguro, eh, sir, paano kung halimbawa naglalarawan siya, pero nagkukwento din siya? O paano kung nagkukwento siya, tapos nagbibigay siya ng opinion? Nagbibigay siya ng information pala pag totoo. Pwede, saan ko po siya ilalagay? So, sa katotohanan, nangyayari talaga yon. Pero kung iuuri natin siya sa iisang teksto lang, dapat titignan natin kung ano yung namamayani o umiira sa buong teksto. Kumbawa, sa kabuuan ng teksto ay nagsasalaysay siya, so sa kabuuan siya ay naratibo. Bagaman may mga bahagi lang na naglalarawan siya. Kapag sa tekstong deskriptibo, dapat sa kabuuan ng teksto naglalarawan siya. Kasi kung hindi siya naglalarawan sa ibang bahagi, baka may iba pang layunin yung nagsusulat sa pangkalahatan. Kaya doon natin siya matutukoy. Kung ang layunin niya ay magbigay ng impormasyon, dapat mula simula hanggang dulo, ganun din yung kanyang tono o paraan ng paglalahat. May katanungan ba sa naunang tatlo nating nabanggit? Pinapaspas ako kasi yung karagdagan ay nasa module 4. Tanong sa ngayon? So kung walang tanong, pwede ba mag-type ng okay? Hello? Walang tanong, pwede ba mag-type ng okay? Yun, salamat Miguel. And si Daniela siguro medyo mahina yung signal kasi nawawala-wala siya kanina. Yan, sige, balik tayo. Tapos na tayo sa naratibo. So, nandaman yung persuasive at argumentatibo. So, may maliit na pagkakaiba itong persuasive at argumentatibo. At meron din siyang napakalaking pagkakatulad. So, yung persuasive at naratibo ay parehong nanghihikayat. Pareho siyang naglalayon na hikayatin o kunin ang damdamin ng nagbabasa at maniwala to sa pananaw ng magsusulat. So yun yung sabihin natin ng manghikayat. Kumbawa, ako yung nagsasalita sa inyo, dapat pagkatapos nating mag-usap, kung ano yung pananaw ko, pananaw na rin ninyo. Kung magbabasa tayo, kung ano yung sinasabi ng binabasa natin, dapat naniniwala ang magbabasa. So kung susukatin natin yung bisa ng panghihikayat. Pero mayroon siyang maliit na pagkakaiba. So, pag sinabi natin kasing persuasive, nangihikayat siya at yun lang yung kanyang pangunahing layunin. Kundi ay manghikayat lamang. So hindi niya layuning makapagtalo, hindi niya layuning sumalungat o ayoko sabing manira eh. Sumalungat o kumwestiyon sa ilang mga pananaw ng iba pang tao. Hindi tulad ng argumentatibo dahil meron kang panig na ipinagtatanggol, meron kang panig na gusto mong pakinggan ng nagbabasa o basahin ng mambabasa at paniwalaan. So kailangan mong basagin o suriin o kontrahin yung sinasabi ng kabilang panig. So sa persuasive, walang ganon. Halimbawa, commercial ng shampoo. Yung commercial ng shampoo, persuasive yon. Bakit? Layunin ng commercial na bumili kayo ng shampoo. So sir, bakit persuasive yun? Eh, gumagamit naman siya ng brand X. So kung babasahin niyo na sa baba, nakalagayin lang doon eh versus previous formulation. So wala talaga siyang ibang kaaway kundi sarili lang niya. O yun na unang version ng sarili niya. So, ganun yung sa persuasive. So, wala siyang himig na questionin yung kabila o kalaban. Ang layunin lang niya ay hikayatin ka. Kumbawa, hinihikayat kayong bumili ng device o ng laptop o ng cellphone sa pamagitan ng mga flyers, di ba? Ano yun? Persuasive yun. Nasundan po natin. So saka natin bigyan ng halimbawa pa yung ano yung pangapwede nating isulat na persuasive pag nandun na tayo sa actual ng pagsusulat. So sir, paano po namin malalaman kung persuasive yung aming nababasa? So titingnan nyo sa kabuuan. Basahin niyo po dapat yung kabuuan ng teksto kung ang layunin lang ba niya ay simpleng manghikayat lang at wala siyang sinasalungat na opinion o sinasalungat na panig. Kasi kung meron pa sinasalungat na panig, argumentatibo yun. Yun po yun sa persuasive. Sa argumentatibo naman, para mas madali niyong matukoy kung ito ay argumentatibo, isipin niyo na lang na ang argumentatibo ay isang pasulat na debate.
sa siyang pasulat na pakikipagtalo. Pag nanonood kayo ng mga palabas na pagtatalo, 'di ba, kung sa mga politiko, yung mga pangulo, nagkakaroon sila ng debate. Yung debate ay pasalitang pasalitang paraan ng pakikipagtalo. So, ang ayan lang kasi naka ano sila, naka panel format yung kanilang debate eh. Pero madalas dalawang panig lang yung typical na pagtatalo. So pag ganun, pagsasalita yung panig ng oo, panig ng hindi, tasalungatin ni oo si hindi, si hindi pasalungatin si oo, at kanya, kukontrahin nila yung isa't isa para mahikayat yung tagapakinig na maniwala sa kanilang opinion. So, sa kaso ng tekstong argumentatibo, hindi nga lang siya pasalita, kundi pasulat siya. Na kanya, nakikipagtalo siya, pero pasulat. Ang pinakamabisang halimbawa, na to, maaaring sigurong ito din yung kunin ninyo kasi ito talaga yung pinakamadaling mahanap na halimbawa ay yung pangulong tudling o yung editorial sa mga dyaryo. So, sa editorial, binibigyan ng kapangyarihan o kalayaan ang pangulong tudling o editor na mailahad niya yung kanyang sariling opinion tungkol sa paksa. So, di wala ko nakapagbasa na kayo noon. Yun yung pinakamabisang halimbawa. Pwede rin yung posisyong papel. Halimbawa, yung posisyong papel ng tanggol wika sa pag-aalis ng Pilipino sa kolehiyo. Ayun. Tekstong argumentatibo 'yon kasi meron siyang posisyon doon sa pinag-uusapan. At panguli ay yung procedural. Sa procedural, ito yung ito sa madali. Ang layunin lang nito mula sa kanyang pangalan na procedure, o sa English na procedural, ay maglahad ng procedure o hakbang o pamamaraan kung paano gamitin ang isang bagay o gawin ang isang gawain. Halimbawa, gusto mo magluto ng isang putahe pero hindi ka marunong. So, anong pwede natin maging halimbawa ng ginagamitin yung teksto sa procedure na pwede matawag nating procedural? Hello? Ano po kayang teksto yung ginagamit natin kapag gusto nating magluto ng isang putahe pero hindi natin alam? So, sa pamagitan ng teksto na yon, nalalaman natin ano yung dapat natin gawin para maluto natin yung putahe na yon. Ano kayong tawag doon? Sisimula sa R. No. Anong tawag doon? Sisimula sa R. Re? Nagluluto ba kayo guys? Re? Recipe. Yun, tama si Daniela. Recipe. So yung recipe ang isa sa pinakamadalas na halimbawa ng procedural na teksto. Kasi pag nagluluto tayo at hindi natin alam kung ano yung pagkakasunod-sunod ng dapat natin gawin para maluto natin ng tama ang putahe, babasahin niyo yung recipe. Sinabing sinabi niyang mag-isa ka, to kailangan mag-isa ka. Ano, kung sinabi niyang ibabad sa mantika itong ganitong pagkain at iwan ng ganitong kahabang oras, so kailangan sundin mo 'yon. Procedural 'yon. Naglalayon siya na sabihin sa iyo yung pagkakasunod ng dapat mong gawin o paano siya gamitin. Meron pa ba kayong ibang halimbawa ng pwede nating maturing na procedural? Halimbawa, ano, may binili kang ref, TV, di ba? Bago. Hindi mo alam paano gamitin. Anong tawag doon sa binabasa natin para malaman natin yung gamit? Simula sa M. Simula sa M. Na next year gagawin nyo din sa klase ko sa Pilipino sa piling na lang. Man. Man. Okay, tama si ano si Aryan, Victoria Aryan. So manual, 'di ba pag kailangan nating bawa bago yung TV, hindi mo alam paano gamitin yung TV pero most likely nag-explore lang kayo ng sarili niya, 'di ba?
Pero kung susundin natin yung tama, dapat binabasa niyo yung manual kung paano siya gamitin. Dito yung power on. Pag bawa, pupunta kayo sa Netflix, halimbawa bago yung TV, anong pipindutin nyo, anong button sa remote yung kailangan nyo pindutin, at marami pang iba. So yun ang ilan sa mga halimbawa. So alam na ninyo kung ano yung mga pwede nyo hanapin pagdating sa gagawin natin sa ipapasa nyo sa akin. Na, nasundan po ba? So halos ganito lang din yung pag-uusapan natin sa Module 4. Ito lang din yung laman ng Module 4. Ngayon lang, kung may mga karagdagan yan, ito pag-uusapan pa natin. So pareho lang din dito yung sinabi sa informatibo. Dapat objetibo siya o objective. Kasi iwasang maglapat. Sabi dito, pwedeng maglapat ng damdamin o emosyon ang manunulat. Pero sa katotohanan, para masabi informatibo, dapat wala kayong damdamin dyan sa sinusulat nating teksto. Kasi pawang impormasyon lang ang laman ng teksto, informatibo. Kapag nagkaroon niya ng personal na damdamin o opinion, mapupunta yan sa ibang uri ng teksto. Nakuha po natin ha. So pag na yung sinabi siyang sa aking palagay, eh hindi na yan tekstong informatibo na kanya. So, sa pananaw ko, dapat walang ganong pananaw, walang ganong pahayag sa tekstong informatibo. Deskriptibo, ayun, nasabi na dito. Ito ay nagtataga impormasyong may kinalaman sa alimang pandama. Ayan, paningin, pandinig, panlasa, pangamoy at pandamdam. Dapat pandamdam to. So, saka natin pag-usapan yan. Ang mahalaga doon ay alam na nila kung paano tumukoy. Yung persuasive, kumbinsihin na mabasa sa natiyak at tama. So, yung sinasabi dito ay merong panig na pinagtatanggol. So, hindi laging ganun sa persuasive. Meron kasing persuasive na ang layunin lang niya talaga ay hikayatin ka na madalas ginagamit sa larang ng negosyo. Diba? Pag nagpupunta kayo sa mall o kahit na lang sa Facebook na lang bigla may magpa-pop out dyan na notification na kung tungkol sa pagbili na o na hinihikayat kayong mag-subscribe o bumili ng isang produkto. Persuasive yun. Yung text ng expository at referential ay huwag nyo nang pansinin kasi kapareho lang din ito ng tekstong informatibo. Pinagkaiba lang, yan, sinasabi dito nagpapaliwanag, naglalahad, na pareho lang din naman sa tekstong informatibo. Yung referential naman ay may footnote. So pareho lang din yon, tayunin nun ay maglahad ng information. Yun nga lang may footnote siya. Naratibo, yan, pagkakasunsod ng pangyayari. Banggitan natin yan. At yun lang. So halos pareho naman siya. Dito nagbigay pa ng maraming halimbawa yung tekstong procedural na yan, proseso, pagbuo ng isang proseso, laro, recipe sa pagluluto, proseso ng pagkukumpuni ng mga gamit ng electrical, mga hakbang sa laboratorio, habang nagsasagawa ng eksperimento upang makuha magandang resulta, pagbibigay ng direksyon o tuntunin, at pagbibigay ng direksyon o panuto, gaya ng sa test. Bawa, may binabasa kayong panuto sa test na minsan di nyo naman sinusunod, procedural yon. O halimbawa, nagpunta kayo sa ahensya ng gobyerno, meron kayong nakikita ng citizen's charter. So yan ay tekstong procedural. So yung iba, hindi ko nababanggitin, iiwan ko na sa inyo ang paghahanap. So ano po ang kailangan nyo magawa sa linggong ito? So sabi dito, ayan, pag-usapan na natin yung Module 3 at Module 4. Paalala, huwag isama ang referential at expository dahil nakapalob na ito sa tekstong informatibo. So, para sa ating pinagsamang gawain, Module 3 and Module 4, maghanap po kayo na maaaring maging halimbawa ng mga sumusunod na uri ng teksto. Kung maikli, kunin nyo na ng buo. Kunin nyo na po siya ng buo. Kung mahaba, sumipi lang kayo ng siguro mga tatlong talata. Tatlo, apat na talata. Kung masyadong mahaba. Pero kung maikli lang naman, kunin nyo na. Kung anim yung nakasulat dito na uri ng teksto, so anim din ang dapat makita ko kung ipapasa nyo halimbawa ng teksto. So maaaring manganap ng mga halimbawa mula sa lumang aklat. Kung may mga aklat kayo sa bahay, picturean nyo, lagay nyo yung picture, post, naman, papaliwanag ko kanyang gagawin. Magazine, pahayagan, o kahit online. Yun nga lang sa online,
iwasang kumuha ng mga halimbawa mo, ng mga teksto mula sa mga blog. Huwag po sa mga blog. Kasi minsan may mga blog na hindi naman dumadaan sa mga editor. Huwag ano lang, kahit sino lang gumawa niyan. At mga hindi published. Madalas kasi pagbawa, ginagawa ng mga estudyante, halimbawa ng teksto informatibo, so makikita nyo sa slide share, mga answer-answer, mga assignment ng estudyante. So hindi po ganun ang pinapahanap ko. Hanggat maaari sana published o nagmula sa mga mapagkakatiwalaang sanggunian. Please, please. Kasi inaasahan ko, ilalagay din niyo kung saan nyo kinagkukuha yung mga yan. Lagay nyo sa baba, halimbawa, ito yung pamagat, ay ito yung teksto sa baba mula sa, kung ito ay pinicturan nyo sa libro, patabihin nyo pamagat ng libro. Kung ito yung mula, kinuha nyo sa website, ilagay nyo yung URL. So, matapos sumipin ang mga halimbawa, ipaliwanag kung bakit na ako panginoon nakuha para sa bawat uri ng teksto. So pagkatapos nyo sumipi o kumote o kumuha ng mga teksto na bilang halimbawa sa bawat uri, papaliwanag nyo sa baba nito kung bakit siya yung napili ninyo. Ano bang taglay nung binasa yung teksto na yon para masabing halimbawa siya ay informatibo o siya ay isang deskriptibo. Paliwanag nyo sa baba kung bakit siya naangkop para dun sa uri ng teksto na yon. At kung hanggat maaari, ilahad ninyo din kung ano yung nilalaman at katangian ng sinipi ninyong teksto. Kung halimbawa tungkol sa COVID-19 yan, sabihin ninyo paano niya ginawa o paano siya naging karapat-dapat na halimbawa nung halimbawa informatibo. So, maaari kayo sumipi ng mga bahagi o isalaysay na lang kung ano yung nabasa ninyo doon. Nasundan po, nasundan. Malinaw po ba may tanong sa gagawin? Nagets po ba? Nagets? May tanong ba? Kung wala. Kung di nyo nasundan, sabihin nyo lang para pwede natin ulitin. So, bago tayo matapos, ulitin ko lang po kasi marami pa rin hindi sumusunod. Ito po yung inaasahan ko dapat paraan paano nyo po ipapasa yung mga gawa po ninyo. I-upload nyo po muna sa inyong Google Drive yung file na ginawa po ninyo. Huwag nyo pong idiretso sa platform. Bakit? Kasi una, hindi po siya bumubukas. Huwag po kayo mag-upload ng PDF o ng Word o ng picture diretso sa platform. Kasi minsan hindi siya bumubukas. Pangalawa, pwede kasi pag nagkaroon ng problema yung platform, mawala yung pinasa nyo. So gawin po ninyo, i-uplagay nyo muna yung inyong mga ginawa sa inyong Google Drive. Kung hindi marunong, magpaturo sa classmate na marunong. Ilagay nyo po doon. Pangalawa, kunin nyo po yung link. Pero ayusin nyo po muna yung settings niya. At gawin nyo yung accessibility setting na anyone with the link para ma-access ko po yung papasa ninyo. So, kopihin nyo po yung link ng file at yun lang po yung ipapadala nyo sa akin sa e-learning platform, e-note. Nakuha po, link lang ang gusto kong makita sa e-note. Lalo na to, napakahaba nitong paggagawa kong to kasi sisipi kayo ng teksto. Huwag nyo pong ilalagay diretso doon, huwag nyo ika-copy-paste yung text, ipipaste nyo sa platform. Huwag. Kasi hindi mahihirapan akong basahin siya. Hindi din ako makakapag-comment ng maayos. Kasi nagko-comment ako eh. Minsan sinasabi ko kung nagkopyahan lang kayo o mali yung gawa ninyo o hindi kayo nagbasa. Sasabihin ko yon. Kaya lang nahihirapan ako mag-comment sa platform. So pag hindi pa rin kayo sumunod sa kabila ng paalalang ito, bahala na kayo. Hindi ko na yung checkan. Kasi nakakailang paalala na ako. So yun, ipadala lang po, inaasahan ko ay Google Drive link. Google Drive link po. So yun, may tanong po ba bago tayo matapos? Tanong? Tanong? Ayun, walang tanong si Daniela. So kung gusto niyo balikan tong ating pinag-usapan, pwede niyo pong panoorin to mamaya pag na-i-upload ko muna dun sa i-upload ko muna kasi i-share ko sa e-learning platform yung link para pwede nyo mapanood kung meron kayong nais linawin o nais pang malaman. Kung wala nang tanong pero may bigla kayo naalala ng tanong,
Pwede niyo po akong email sa ernesto.yato@depetmarikina.ph. Huwag po kayo mag-PPM sa akin sa Messenger kasi hindi po ako nagre-reply doon. Para po masagot ko yung tanong ninyo, paki-email na lang po sa akin. So kung wala nang tanong, pwede ba tayong mag-open cam saglit? Screenshot lang tayo. Kaya ba? Kaya ba? Yan, open cam naman tayo. Kahit apat lang tayo dito. Yan. Okay, wait lang ha. Nandito ako sa school eh. Nakikita nyo ba yung aking background? Nandito ako sa computer laboratory. Yan. Ah, yes po sir. Kita po. So kung kasama kayo sa face-to-face, dito kayo mag-room. Dito kayo mag-room. Sige, bipicturean ko lang ha. Wait. Ayaw mo pindot. Ayan. Sige, ready. Picture ako na. 1, 2, 3. Ayan. Salamat po sa pag-attend. At ingat po kayong lahat. Salamat po. Thank you po. Thank you po, sir. Salamat.